Yo, what's up? Hoping having a good day. This is Lawrence and this is Sunday. And ngayon magluluto tayo ng okonomiyaki and okonomiyaki sauce. So, gagawin natin 'to with the minimal kitchen tools. So, stay tuned and abangan nyo. Tuturo ko sa inyo kung paano ginawa o papakita ko sa inyo kung paano ginawa. And hindi naman ganun kahirap yung okonomiyaki and yung sariling version ko yon. So stay tuned lang kayo mga kabaks, bye bye. Ang mga recipe sa paggawa ng okonomiyaki sauce: ang ketchup, toyo at Worcestershire sauce. Sunod, ihalo naman natin ang honey sa ketchup, Worcestershire sauce at toyo. Haluin lang natin yung apat na ingredients. Pag-haluin lang natin mabuti. At ito yung gagamitin natin para sa ating okonomiyaki. Ang tawag dito ay okonomiyaki sauce. Ito yung sauce na ginagamit sa okonomiyaki. So yung description sa yung eksaktong listahan ng ingredients sa paggawa ng okonomiyaki sauce ay ilalagay ko na lang sa description box. Ngayon, isusunod naman natin ang paggawa na mismo ng okonomiyaki. So, ito yung mga listahan o mga eksaktong listahan ng ingredients. ₱200 ng cabbage o repolyo. Pieces of chicken nuggets cut into 5. Two pieces of egg. One cup of flour. And 200 ml of water. Next up of ingredients is sliced cheese. Ginamit natin dito ay Edin cheese. Yun yung pinakamadaling availability ng cheese. Ang paglalagay ng mga ingredients. So, pagkakalagay na natin ito, unahin natin ang harina o flour. Then, next up is yung ating more cubes. Ginamit natin dito ay more pork cubes para maging mas malasa ang ating okonomiyaki butter. Tapos, isusunod naman natin, ilagay yung 2 pieces of egg. Ito yung gagamitin natin para sa ating butter o okonomiyaki butter. Sunod natin ilalagay yung ating 200 ml ng tubig. Tapos, pwede na ito para paghalu-haluin para magawa tayo ng okonomiyaki butter. Ngayon, simulan natin ang ating paghahalo-halo ng ating mga ingredients. Ang ating itlog, harina, and yung water natin, then yung ating more pork cubes. Haloy lang natin itong mabuti hanggang sa
matunaw ang lahat ng ingredients na nandito sa loob ng ating lalagyan. Make sure na matunaw ito ng mabuti para mas maging malasa ito. Ngayon, sunod na natin gagawin ay paghaluin na natin yung kinamayaki butter natin, then yung cabbage. Tansyahin nyo na lang kung gaano ba karami yung gusto nyo ilagay ng cabbage doon sa kinamayaki butter. Kasi yung mas marami o tama lang o medyo kaunti lang, nasayin nyo na yan. Ating gagawin ay ilalagay natin yung sliced cheese. Lagyan na lang natin ito ng 4 na piraso hanggang 5 piraso. Sunod natin ay yung ating chicken nuggets. Kinamit ko yung chicken nuggets kasi para may uniqueness naman yung ating okonomiyaki. Ang standard na nilalagay dito ay pork or chicken. Then, haluin lang natin itong mabuti hanggang sa magsama-sama na ito sa ating lalagyan. And make sure na mahalo natin ito from the bottom. Tapos na, nahalo na natin mabuti. So, ready na ito para iprito natin sa ating maiwagang kawali. Ipainit naman natin ang ating kawali at lagyan natin ng mantika. Make sure na ang nyo po ay nakaset sa medium fire o medium set of fire at tayo ay magpapainit ng kawali. So simulan na natin ang ating pagpiprito ng ating okonomiyaki. So dito makikita natin na piniprito na natin to and i-press lang natin para ma-flatten o lumapad. Tapos press natin yung mga tabi para maging bilog siya or mabilog siya. Three to four minutes yung dalawang tabi ng ating okonomiyaki. So every 3 to 4 minutes, pwede natin balikta rin ito. Ngayon, ready na para balikta rin natin yung ating okonomiyaki. So 3 to 4 minutes yung ating bawat tabi ng ating okonomiyaki. So avoid lang natin na masunog kasi pagkasunog is medyo mapait yung ating nalalagsan ng okonomiyaki. So maganda kung gagamit tayo ng yung non-stick na kawali. So check lang natin kung lumidikit pa yung ating okonomiyaki sa ating kawali. Baka kasi masunod yung ating okonomiyaki. Ayan, tapos na ang ating okonomiyaki. Pinahigan po na ito ng mayonnaise, then ilagay niya natin yung ating okonomiyaki sauce. What's up? Natapos din natin yung ating pagluluto ng okonomiyaki sauce din sa okonomiyaki. And as usual, naka-headset na naman tayo. Wala pa kasi. Pag kasi hindi natin ginamit ito, mahina yung sound. So ayun, gagamitin natin pansamantala. To, kasi hindi pa nadating yung yung lapel na in-order natin saka yung
microphone. So, salamat sa mga manonood, and asahan nyo gagawa pa tayo ng ibang vlogs, recipe vlogs, or recipe videos. And hindi lang yun, lalabas tayo, subukan natin lumabas. Next vlog. Puntahan natin yung mga malalapit na kainan dito, then video natin. So, stay tuned lang kayo mga kabox, kasi tuloy-tuloy na to. And please, please subscribe kayo, and please like and share my videos on YouTube, lalo na nila dito sa Facebook. And salamat sa mga nag-like and share sa Facebook, dun sa food box ko na page, Facebook page. Salamat sa inyo lahat. Maraming salamat. Well appreciated. Maraming salamat. Bye-bye. Next vlog. See you soon in my next vlog.